Rain or Shine Elasto Painters kontra sa Meralco Bolts na magtatapatan sa Bacolod City para sa pagbabalik ng PBA on tour bilang parte ng pre-season game bilang paghahanda sa pagbubukas ng panibagong season ng PBA sa November 5. Kabang-abanga dito magiging debut game ng mga bagong draft ng mga rookies sa dalawang koponan. At syempre, inaabangan din ang muling pagbabalik ng PBA legend na si James Yap sa ROS kung saan marami ang nagsasabi na baka ito na daw ang kanyang magiging huling season sa PBA. Sa first quarter ng laro ay maagang uminit sa labas si Jansen Reyes sa kanyang back-to-back 3-point basket early in the quarter. Butata naman ang inabot ni Asisio kay Aaron Black sa fast break. Maging back and forth nga ang opensa ng dalawang koponan sa mga unang minuto ng quarter. 9-0 run naman ang ginawa ng Rain or Shine sa kalagitnaan ng quarter. Shakti na full move para kay Raymar Jose sa kanyang nakakatawang play sa ilalim. Pero agad din namang nakabawi ang Meralco sa mga huling minuto ng quarter. Natapos ang first quarter sa score na 17-15, 2-point lead para sa Rain or Shine. Sa second quarter naman ng laro ay naging mabagal ang naging opensa ng dalawang koponan sa mga unang minuto ng quarter. Tanging si Macbello lang nga nakakapuntos para sa Ross early in the quarter. Parehong ang magandang depensa ang pinapakita ng dalawang koponan. Panis naman kay Aaron Black si Caracut sa kanyang spin move. Tuloy nga ang magandang shooting ni Rio sa labas. Deep 3-point basket naman para kay Bo Belga with 5 minutes remaining sa quarter para ibalik sa Ross ang kalamangan. With under 3 minutes remaining ay nakuha ng 6'9 rookie ng Ross na si Kit Datu Jr. ang kanyang unang basket sa laro. At sinundan agad niya yan ng isang block shot kay Pasaol. Umabot na nga sa double digit ang kalamangan ng Ross sa huling minuto ng quarter matapos ang kanilang tatlong sunod na 3-point basket. Matapos ang second quarter sa score na 43-30, 13-point lead para sa Ross. Sa third quarter ng laro ay dito na pinasok si James Shop kung saan pasok agad ang kanyang unang attempt sa basket. At agad nga itong sinundan ng isang 3-point basket. 5 points nga kaagad para kay James early in the quarter. Umabot na nga sa 20 points ang kalamangan ng Ross sa mga unang minuto ng quarter. Pero bigla ngang uminit sa opensa si Diego Dario para ibaba sa 11 points ang lamang ng Ross with 9 minutes remaining sa quarter sa kanyang tatlong sunod na tres. Tumuloy-tuloy nga ang pag-arangkada ng opensa ng Meralco hanggang sa kalagitnaan ng quarter. Pero sa kabila naman ay unti-unti na rin umiinit sa opensa si Caracut. Kaya hirap din ang Meralco na makahabol sa laro. Sa mga huling minuto ng quarter ay si Aaron Black naman ang uminit sa laro. Pero may sagot din naman kaagad ang Ross. Natapos ang third quarter sa score na 70-59, lamang pa rin ang Ross. Sa fourth quarter ng laro ay back-to-back 3-point basket agad para kay Mark Borboran. Isa namang highlight play ang ginawa ni Rios at ng rookie ng Ross na si Bates kung saan napaluhod na lang nga at nag-posing si Brandon Bates pagkatapos ng play. Pero patuloy pa rin nga ang magandang opensa ng Ross hanggang sa kalagitnaan ng quarter. Isa namang ankle breaker move ang ginawa ni Caracut with 6 minutes remaining sa quarter. Under 4 minutes remaining ay naibaba ng Meralco sa 7 points ang lamang ng Ross pero meron din namang agad sagot ang Rain or Shine. Pero sa mga huling minuto ng quarter ay bigla ulit umarangkada ang opensa ng Ross kaya sa huli nga ay nahirapan ng makahabol ang Meralco kung saan panalo nga ang Rain or Shine sa laro.